Andrew here, and welcome back to another video. If you haven't subscribed to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell button so you'll be notified naman if I have new upload na video. So, ayun na nga. Today's video, guys, another topic about YouTube because I know that you are all requesting about discussing about YouTube stuff and YouTube advice, YouTube everything, you know. So, this video is I'm gonna give you advice, piece of advice. Kaya sabibigay ko na to para to sa mga small channels or yung mga small YouTubers na tinatawag. Well, I consider myself a small YouTuber din naman. Guys, pasensya na nga pala kayo sa audio or sounds, audio or yung mga background music or something na narinig nyo sa mga previous videos ko. I don't know why, kasi nagtataka rin kami, parang feeling ko minumulto na ako dito or oh my god, ano yun? And then feeling ko sa ano siya, radio ano frequency, kasi parang may mga sounds na nagpapatagdag, parang radio siya ganyan na maingay talaga. So this time tinry ko muna mag-film sa ibang ano lugar dito sa may office namin. So nakahanap naman ako ng place na parang hindi na naririnig yon, kasi hindi ko alam kung saan nagagaling, kasi wala naman nagpapatugtog dito, pero parang radyo siya best. So yun, wag na tayo wag natin pag-usapan yon. So pag-usapan natin tong mga bagay na to, at talaga makakatulong to para sa mga small YouTubers or small channels dyan, katulad ko din. So ito yung top 5 YouTube tips for small channel or small YouTubers, para naman medyo umangat tayo ng very light sa ating career na pag-YouTube. So yan, naglista ako ng 5. So una, make yourself into it. So ano ibig sabihin ng make yourself into it? Hindi yung kanta ni Ariana na I'm so into you, pero parang ganun na nga. Make yourself into it. Dapat ilalagay mo mismo yung sarili mo na as in YouTube ka. Kunyari ito yung box, pupunta ka sa box, ganun. Parang as in talagang andito ako. Lalagay ko yung sarili ko sa pag-YouTube. That means, magbibigay ka ng time sa pag-YouTube, bibigay mo yung sarili mo. Tapos, hindi naman sa sobrang parang addict ka na, ganyan. Pero, kumbaga, hindi ka yung parang wala lang. Ito yung para naman sa mga small YouTubers na talagang gustong-gustong lumago yung channel nila, no? Diba? Kasi diba, kapag gusto mo mag-YouTube, hindi lang siya para lang siyang ano, hindi lang siya para laro. Hindi siya laro. Okay? Kung gusto mo talaga. Kasi dami dyan na mabasa ko na, oy, gusto kong ano, ganito yung channel ko, ganyan-ganyan. Pero hindi mo naman inaano yung sarili mo doon talaga. So, lalagay mo yung sarili mo doon, dapat parang eager ka na gumago yung channel mo. So, ano yung mga kailangan mong gawin? Kailangan magbigay ka ng time sa pag-YouTube. Unang-una yon. Dapat consistent ka sa pag-upload ng videos. Hindi yung parang, ay, tatamad ako, ganyan-ganyan. Well, tinatamad naman talaga tayo paminsan-minsan. Pero guys, lagi nyong ano yung sarili nyo na, gusto ko talaga to, tanongin mo yung sarili mo, kung gusto mo talagang gawin to, edi gawin mo yung best mo para naman magbigay ka ng effort. Ganun, besh. Diba? Kasi kapag inaligaw ka, diba, nagbibigay ka ng effort. So, pag gusto mo talagang maging ano, successful yung channel mo, or medyo umangat, kasi from small to medium, small channel to medium channel, and then large channel, extra large, extra, extra large. Oh, hindi mo naisip. So, yun na, una. Pangalawa, sa mga small YouTubers dyan, katulad ko, at mga baguhan, be yourself. Ano ba yung be yourself, guys? Kasi, ganito yan. Kapag ikaw ba, halimbawa, example natin to sa ano, sa interview. I-interviewin ka sa trabaho, di ba? Pero, para mararamdaman kasi na nag-i-interview sa'yo na parang hindi ka nagpapakatotoo eh. Di ba, na parang plastic ka lang, ganyan. Ngayon, hindi ka niya tatanggapin. Di ba? Pero kung sobrang galing mo naman ma-plastic, then why not? Di ba? Kumbaga guys, i-differentiate natin siya as sa TV ka, na as in actingan, YouTube, more on kung ano ka talaga, kung sino ka talaga. Di ba katulad nga na napapanood nyo sa mga artista na ginawa nila tong channel nila para magkaroon sila ng platform para mailabas yung talagang sila mismo. Kung paano sila magsalita, kung paano sila umacting, kung paano talaga sila makisalamuha sa ibang tao, kung paano sila makisama sa mga pamilya, kaibigan,
kung paano nila dalhin yung sarili nila sa totoong buhay na hindi mo kailangan umacting. So, yun yung gusto nating malaman dito. Tulad, napansin nyo si Miss Everything, diba? Sobrang natural lang niya. Si Mimi, diba? Yun yung mga talagang bumuboom kasi nga sobrang natural lang nila. So, yun yung gusto nating ma-achieve. Kumbaga, alisin nyo. Hindi madali guys ha, na nagawin yun, na mangyari yung talagang magpakatotoo sa sarili mo. Kasi may mga tao na parang pagharap ng camera, parang nagbabago talaga sila. Okay? So, ganun talaga. Nagbabago. Kumbaga, yung mismong sarili mo, parang nababalutan ka ng kung ano man. Okay, ganun nangyayari. Kaya, pag tagal-tagal naman din nakaharap ka sa camera, pag tagal ng panahon. Kasi napansin ko yung mga dati ko rin videos, medyo, nung unang harap ko sa camera, parang hindi ako yun eh. Pero ngayon, ito kung paano ako magsalita, ganito na talaga to. Ganito na talaga siya. So, kumbaga na-overcome ko din siya, eventually. So, unti-unti, na-overcome ko din siya kung paano talaga maging natural sa harap ng camera habang kausap tong camera na to, na wala naman akong kasama dito, na hindi ko alam pa may iba kayo nakikita. Chak! So, ayun, dapat magpakatotoo ka. Be yourself. Lagi mong tandaan yan. Kasi kapag parang umaacting ka lang na hindi naman talaga ikaw yon, hindi ka magugustuhan ng mga manonood sa'yo. Pangit yung ganun. Tulad nila Leticia, sobrang totoo nila sa sarili nila, nila Mimi, ganyan, ni Everything. Di ba nakakatuwa sila as in? Kasi nga, they act normal. Di ba? Ayun yung maganda. Sila Mama and Lutz, nag-ano ba sila? Hindi, kasi iyon talaga sila. Di ba ganun? Iyon yung maganda. Ang dami kong sinabi sa tungkol dun. Pangatlo. Hindi marunong magbilang. Pangatlo. So, visual quality. Sa mga small YouTubers, visual quality, guys, is very important. Ano ba yung visual quality? Ano ba yung ginagamit mong pang video? Ano ba yung ginagamit mong pang film? Magandang camera ba to? Or, hindi masyado magandang camera? Now, if you are that type of vlogger or YouTuber na talagang interesting, now, yung visual quality, hindi masyado magmamatter. Pero kapag ikaw yung talagang YouTuber na very informative yung videos mo, technical yung mga videos mo, like review stuff and whatnot, yung mga ganong klaseng video, kailangan maganda yung quality ng camera mo, ng quality ng video mo, ng audio mo, ng sounds mo. Kasi nagmamatter yun sa mga manonood sa'yo. Katulad na lamang nangyayari sa akin, di ba medyo mga informative yung mga videos na tinatalakay ko dito sa channel ko. Tapos kahapon, ang pangit ng may mga kaibang sounds, pang tumutunog parang radyo na ganyan, tapos ang pangit. Actually, ayoko na sanang i-upload yung video na yun, pero nga, sayang kasi. So, ayan, naghanap talaga ako, tinry ko muna kung malino ba yung audio nito. Nakakatulong kasi siya. Siyempre, di ba? Magsistay ka ba doon sa isang video na pinapanood mo? Though informative siya, pero ang sakit sa tenga. Di ba? Oo, siguro pag-atsagaan mo siya, pero may inis ka somehow na parang, ano ba to? Ang sakit sa tenga, ganyan. Ano ba naman to? Ang labo naman ng camera niya ang ginamit nito. Ano ba naman to? Ganyan. Di ba? Kahit nanonood ka na lang, hindi ka pa magpasalamat, pero nagreklamo ka pa, which is normal. Naiintindihan ko yon. Naiintindihan nating lahat yan. Kasi di ba, normal sa tao na mag-react, normal sa tao na magbigay ng opinion, kahit hindi hinihingi, di ba? Kasi normal yun. So kaya, kung ikaw ay small YouTuber katulad ko at talaga nag-start pa rin yung channel mo, you have to consider to have a good quality ng audio or video mo. But again guys, disclaimer, hindi ko kayo pinipilit na mamili ng mamahaling camera or talaga mamili ng microphone, ganyan, ng talagang equipment, ganyan. Consider nyo lang. Kapag meron kayong pera, go. Kapag wala, tsaga-tsaga muna. Number 4, have fun. Okay, it's a toss sa hindi napapansin ng mga ibang YouTubers. So, para sa mga small YouTubers yan, have fun. Katulad ng ginagawa ko na to. Umiikot ako yun. Nahihilo ako. Ano yun? Have fun. Maging masaya ka lang sa paggagawa ng videos mo. Gawin mo yung mga videos na talagang natutuwa kang gawin. Katulad, mahilig ka magluto. Gawin mo yon, kasi doon ka nage-enjoy. Kung mahilig ka mag-makeup, gawin mo yon. Huwag kang tutulad sa mga YouTubers dyan, mga sikat na vloggers na iba dyan na ginagaya lang yung ibang mga YouTubers doon hindi naman nila yung 40 or di naman sila masaya sa ginagawa nila. Diba, parang ang nonsense doon. Kumikita ka nga, okay, sige, kumikita ka. Iyon naman talaga yung gusto ng karamihan, kumita sa YouTube. Pero, dapat,
consider mo rin yung sarili mo kasi kapag di mo ginagawa yung bagay na gusto mo, eventually mapapagod ka. Madadrain ka, tapos ma-exhaust ka, sabihin mo, oh, nakakapagod. Hindi ko na kaya itong ginagawa ko. Napapagod na ako. Grabe naman. Napapagod ka, di ba? Mapapagod ka. So, always ask yourself kung ano ba talaga yung gusto mo, saan ka ba mag-enjoy, para hindi ka masyadong makaramdam ng pagod. Di ba? Kahit tatama rin ka o normal. Pero yung as in pagod na, ay, nakapagod naman talaga itong ginagawa ko, ganyan. Mapapaisip ka minsan, that's because yung ginagawa mo ay hindi naman talaga ikaw nag-enjoy. Di ba? Have fun, always have fun kapag nag-film ka. Tapos lagi mong isipin na I'm doing this because I love doing this. Di ba? You always have to ask yourself. Harap ka sa mirror. Totoo yun, friend. Harap ka sa mirror tapos tanongin mo yung sarili mo. Is this really what I love to do? Is this really what I wanna do? Is this really what I like to do in the future? Ganyan. May pagtatanong sa sarili. And last but not the least, dream big. Di ba? Small YouTubers man tayo. We are just starting our own channel. We are just starting our own career and path here in this YouTube career. This is this YouTube industry, guys. But you always have to dream big. Kasi kung hindi ka magda-dream big, magda-dream small ka. Charek! So, kung hindi ka magda-dream big, so parang wala lang din ginagawa mo. You always have to dream big. Okay, meron ka na ngayong magwa 1,000 subscribers ka na. Halimbawa, syempre gusto mo maka 1,000 subscribers. Pag naka 1,000 subscribers ka na ba, hihinto ka na ba doon? Hindi. Dream big, di ba? After ng 1K mo, achieve mo 5,000. Magbigay ka ng time frame. After ng 5K ko, dapat next 3 months, 4 months, dapat 10K na to. Dapat after ng 10K ko, makaka 30K na ako, 50K. Di ba? Iyon yung ginagawa ko, guys. I always dream big. Lagi ako nag-i-imagine. Lagi ako nag-iisip ng mga bagay na feeling ko matatakot ako na hindi ko siya magawa. Pero iyon daw yun. Kapag nangarap ka, dapat medyo takot ka na baka hindi siya mangyari. Dapat medyo may ano ka na, sobrang laki ng pangarap ko, nakakatakot. Parang ganun. Okay? Kasi kapag ganun yung pangarap mo, that means it's big. Diba? So that, mangarap ka ng mangarap ng malaki. So ngayon, mag-50,000 subscribers na ako. I always dream big. So sabi ko sa sarili ko, Lord, gusto ko maka-achieve ako ng 100,000 subscribers before the end of this year. That's my dream. That's my goal. Iyon yung gusto ko. Lalakihan ko talaga siya. Ngayon, kapag hindi ko na-achieve yung 100,000 subscribers before the end of this year, wala namang mawawala sa akin. At least, diba, sinet ko yung goal ko. Tapos, pag nagawa ko yun or kapag na-exceed ko yun, ang saya. Masaya ako kapag nangyari yun. Pero kapag hindi naman, well, it's okay. Kasi, at least, iyon yung sinet ko eh, nilakihan ko yung pangarap ko. That means, ginagawa ko din yung step by step, ginagawa ko din yung mga ways para ma-achieve yung 100,000 subscribers. Kasi, nilakihan ko yung goal ko eh. Halimbawa, ang ginol ko lang, okay, magpa-50,000 subscribers na ako. Ang ginol ko lang, okay, ang goal ko lang, 60,000 by the end of the year. Eh, ilang buwan pa? Besh, ilang buwan pa, diba? So, parang mali yung ganung mindsetting. So dapat ang mindset mo, lakihan mo siya. Kasi 'di ba, parang gagawin mo talaga yung best mo. Totodohin mo yung yung effort mo, yung time mo, yung lahat ng ginagawa mo para ma-achieve 'yan. Okay? So 'yan alam ko at meron naman kayo napulot, sana meron kayo napulot sa pinag-usapan natin ngayon sa mga para sa mga small YouTubers, small channels na katulad natin. Maraming salamat sa pag-subscribe. We are road to 50,000 subscribers, guys. I hope you are still enjoying my company. And sana naman, mag-subscribe ka pa rin sa channel ko. Hit the bell button para naman notified ka sa bagong upload na videos, okay? Follow me to all my social media accounts if you haven't. That's RavenJDG on Twitter, Raven.DG on Instagram, and RavenDGVlogs on Facebook. Nga pala, meron tayong private group sa Facebook. So, pwede kayo mag-join din doon. Pwede ako makapag-discuss doon. Minsan mag-live din tayo. So, yun. Thank you very much again for watching this video. I hope you guys like, enjoy this video. And as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video, guys. I love you all. Bye.